Khalil TV. Pagdating namin sa bahay, hinila na ako ni Vrix paakyat sa kwarto namin. Pagkapasok namin, nilock niya ang pinto. Nakatitig lang siya sa akin. Wala siyang sinabi. Pilit kong pinipigilan ang mga luha ko sa buong biyahe. Sa pagkakataong ito nasira ako, nagsimula silang umagos pababa, hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Sinimulan kong hampasin ang dibdib niya. I hate you. 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 Hinawakan niya ang mga kamay ko, hinila ako palapit sa kanya, sabi niya. Sino ang naglagay ng bagay na ito sa iyong ulo na mahal ko si Brittany? Bakit kailangang may maglagay nito sa aking ulo? Alam ko ito, humihikbi kong sabi. Kumalma ka muna, paano mo nalaman? Kasama mo siya sa opisina mo ngayon. Ngayon, kailan? Nung tinawagan kita kaninang umaga, sinagot niya ang tawag. Tinawagan mo ako, naguguluhang tanong niya. Tumango ako. Wala ako sa opisina ko kaninang umaga. Sabi niya na ikinagulat ko ngayon. Napaisip si Vrix saglit, shit! Ano? Nakalimutan ko yung phone ko sa office ko at nandoon siya, siguro sa oras na iyon ay tumawag ka. Pero mahal mo pa rin siya. Napabuntong hininga si Vrix, why are you making things complicated, Bella? Bakit ko naman mamahalin si Brittany? Dahil ex-wife mo siya, hindi mababago ng divorce ang nararamdaman mo para sa kanya. Ex-wife, what the hell are you talking about, Bella? Sinong nagsabi sa'yo na asawa ko siya? Bakit ba siya nagtatanong ng mga kalokohang tanong na ito? Why would have to tell me? Siya ang mommy ni Ryan at si Ryan ang anak mo. Hindi makapaniwalang tinitigan ako ni Vrix, tapos hinilamos niya yung mukha niya gamit yung kamay niya. Stop making assumptions, Bella. If you want to know anything you can ask me, stop making fucking assumptions. Then who is Brittany? Why is she calling Ryan her son? And what's your relationship with her? I don't understand anything, Vrix, naguguluhang tanong ko. Napaiwas ng tingin si Vrix na parang ayaw niyang sagutin ang tanong ko. Vrix, may itinatago ka. Bella, it's complicated. Tumingin ako sa ibaba, hindi ko alam kung bakit masama ang pakiramdam ko na wala siyang tiwala sa akin para sabihin sa akin ang kahit ano. Okay lang kung ayaw mong sabihin sa akin, sabi ko na nakatingin pa rin sa baba habang kinakalikot ang mga daliri ko. Lumapit sa akin si Vrix at nilagay ang kamay niya sa ilalim ng baba ko dahilan para mapatingin ako sa kanya. Nakakakilabot ang nakaraan ko, Bella. Binabangungot ako noon hanggang sa dumating ka. Gabi-gabi kapag hawak ko ikaw sa braso, ang sarap sa pakiramdam. Gumaan ang pakiramdam ko, may kasama rin ako at hindi lang ako ang may kasama. Pinaparamdam mo sa akin na hindi lang ito tungkol sa buhay, ito ay tungkol sa pamumuhay. Sa sandaling ito ay masaya ako kapag kasama kita. Wala akong masabi, nanatili akong nakatitig sa kanyang mga mata na nagpapakita sa akin kung gaano siya broken mula sa loob. Someday or the other I have to tell you this. I can't always hide this part of my life from you forever. Tumingin siya sa akin at napalunok ng mariin. Ryan, he is not my son. Nanlaki ang mata ko. Ang pagsasabi na ako ay nabigla ay magiging isang maliit na pahayag na higit pa ako doon. What? Yes, ito ang totoo. Hindi ko anak si Ryan. Dahan-dahan siyang pumunta sa sofa at umupo doon. Pagkatapos ay nagpatuloy. I was never like this, Bella, so reserved. Siya ay nanunuya. My life was full of enjoyment. Clubs, parties, girls, that was my life. I didn't care about anyone's feeling. Nobody mattered to me other than Amelia. My life was simple before. No girlfriends, nothing. Me being in a relationship was like unbelievable and marriage, eh hell no. Huminto siya saglit. It was about 2 years ago, pauwi na kami ni Amelia galing sa isang party. Marunong daw siyang mag-drive at pinayagan ko naman siya. Iyon ay ang aking pinakamalaking pagkakamali, well pangalawang pinakamalaking. Nagmamaneho siya, pero alam ko ang paraan ng pagmamaneho niya, hindi siya makapag-focus ng maayos. I tried to tell her to let me drive pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi ko na matindaan kung kailan may sasakyan na dumating sa harapan at bumangga sa sasakyan namin. Nung nabangga yung sasakyan namin, naramdaman kong umikot yung ulo ko, pagdilat ko yung mga mata ko nasa sasakyan na ako duguan ng husto. Bawat parte ng katawan ko ay sumasakit. Tumingin ako sa gilid ko kung okay lang si Amelia.
Masyado siyang dumudugo. Tinawag ko siya, niyugyug ko siya pero hindi siya nagigising. I managed to get out of the car and I pulled her out. When I checked her nerves, her breathing, wala na siya. Nakita ko si Vrix na umiiyak. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. That moment was hell for me. Nablangko ang isip ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Nakaupo lang ako habang hawak-hawak siya sa braso ko, hinaplos ko ang braso niya. Vrix. The road was empty. Walang tumulong. Sumisigaw pa rin ako at naghihintay na may dumating at tumulong pero walang dumating. Tapos may narinig akong umiiyak na bata, galing sa kabilang sasakyan. I managed to drag myself to the other car para tignan kung sino yun. May nakita akong lalaki, at may nakita akong batang umiiyak sa loob. Nagawa kong buksan ang pinto ng sasakyan at inilabas ang bata. Ngunit nang sinubukan kong hilahin ang lalaki palabas, napasigaw siya sa sakit. Naipit ang paa niya sa loob at hindi siya makalabas. Saka ko napansin na tumutulo ang gasolina mula sa sasakyan niya. I was asking him to try pero parang sumuko na siya. Pinapaalis niya ako, pero hindi ko siya basta-basta iiwan, doon ako mamamatay. Pero wala na rin akong ibang choice kung, kailangan kong iwan siya at si Amelia. Kailangan kong iligtas ang bata. Ang huling sinabi niya bago mamatay ay, please take care of my son. With that sinigawan niya akong umalis. Binuhat ko ang bata at tumakbo paalis ng sasakyan. Nakatayo lang ako doon at nakita kung nasusunog ang sasakyan. Wala akong magawa. Huminga ng malalim si Vrix at pinunasan ang mukha niya. Being the jerk I was in the past, I could have left the kid in an orphanage or something. But looking at his face, I just can't do that. I felt responsible for everything that he was going through, so I decided to bring him with me. Nung dinala ko siya, natakot talaga siya. Wala siyang tiwala kahit kanino. Kahit kina mom at dad, no one. Nasa braso ko lang siya. Tuwing may darating para ilayo siya sa akin ay lalapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Sinabi rin niya sa akin ang kanyang pangalan at hindi na niya ako iniwan simula noong dinala ko siya. Umiiyak ako ngayon. Paano ako hindi? Napakaraming pinagdaanan niyang mag-isa. Hindi mo sinubukang hanapin ang ina ni Ryan. Hindi ako ang kanyang ama Bella, ngunit si Brittany ang kanyang ina. Nahanap ko nga siya. Matapos kong matagpuan si Ryan ay tinanong ko siya tungkol sa kanyang ina. Sa tuwing gagawin ko yun nalulungkot siya at lumalayo sa akin. Kaya hindi na ako nagtanong sa kanya. Then I asked Lucas to search about Ryan, and he told me about Brittany. Hindi raw naghahangad ng anak si Brittany kaya iniwan niya ito sa kanyang ama. Sinubukan pa niyang magpalaglag noong buntis siya kay Ryan. Ngunit hindi iyon hinayaan ng daddy ni Ryan at pagkatapos ipanganak si Ryan, isinama niya si Ryan at nakipaghiwalay kay Brittany. Paano mo siya nakilala noon? Itinanong ko. Saglit akong tinitigan ni Vrix. Ang tanging nakikita ko sa pares ng mga mata na kulay dagat ay sakit. She came to know that I was having Ryan from somewhere, then she came to me and said that she has changed and stuff like that. Sinabi niya sa akin na pumunta siya dito para isama si Ryan. At sa pagiging tanga ko naniwala ako sa kanya, naniwala ako sa anumang sinabi niya at ibinigay ko si Ryan sa kanya na siyang pinakamalaking pagkakamali ko, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Anong nangyari pagkatapos nun? Anong nangyari kay Ryan? Tanong ko sa nakakatakot na boses. Natakot ako, wala talaga akong tiwala kay Brittany. Pagkatapos niyang ilayo siya sa akin, I was living my life as usual. Pero may naramdaman akong mali. Kaya tinanong ko ulit si Lucas na hanapin kung okay lang si Ryan. Nadurog ang puso ko sa sinabi niya. Sinabi niya sa akin na binigay pa ni Brittany si Ryan sa isang taong, na binubugbog siya araw-araw at nagkukulong sa isang madilim na kwarto. Ibinigay ko ang lalaki sa mga pulis at isinama ko si Ryan, wala akong magawa kay Brittany dahil walang patunay sa kanya ang sinabi ng lalaki na hindi siya ang nagbenta kay Ryan, at sinabi ni Brittany na nawala si Ryan. Na may kumidnap sa kanya sa pamamagitan ng peking luha, pinaniwalaan siya ng mga pulis, ngunit alam ko ang katotohanan kahit na ipinagtapat niya iyon sa harap ko. Nagulat ako saglit, anong klaseng babae ang gumagawa niyan? Nagbebenta ng sariling anak para lang sa pera. Ryan, nasaktan ba siya? Napangisi si Vrix, nasaktan, he was in the worst condition. Nang matagpuan ko siya, nakakulong siya sa isang kwarto, walang malay. Dinala ko siya sa ospital, sinabi sa akin ng doktor na mayroon siyang mga peklat ng palo sa kanyang likod, mga bakas ng kamay sa kanyang mga pisngi, at hindi siya binigyan ng pagkain sa loob ng 3 araw. You can't imagine Bella what I felt at that moment. Gusto kong patayin ang lalaking iyon sa ginawa niya sa kanya, gusto kong patayin si Brittany dahil sa pagbibigay kay Ryan sa lalaking iyon.
Higit sa lahat, gusto kong magpakamatay dahil sa pagtitiwala sa kanya. Alam mo nung pumasok ako sa loob ng hospital room, nakahiga siya dun pero nung nakita niya ako umupo siya at niyakap ako. Umiyak lang siya habang hawak niya ako. Walang reklamo wala. Iyon ang unang beses na tinawag niya akong dad. Sabi niya, "Dad, I missed you." Naiinis ako sa sarili ko dahil ibinigay ko siya kay Brittany. Hindi dapat ako nagtiwala sa kanya. That little kid had to go through the worst things. Ano ang ginawa niya upang maranasan ang labis na sakit? Dahil sa akin, nawalan siya ng kanyang ama at dahil sa akin, kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng sakit dahil mas interesado akong mag-focus sa sarili kong buhay. Dahil sa akin namatay si Amelia. Kung hindi ko siya hinayaang magmaneho ng gabing iyon, sana ay kasama ni Ryan ang kanyang daddy. Mula sa araw na iyon, si Ryan ay naging lahat para sa akin, ibigay sa kanya ang lahat ng kaligayahang nararapat sa kanya. Bella, natatakot siyang makipagkilala, makipagkaibigan, lumabas. Ito ang dahilan kung bakit ako kumuha ng home tutor para sa kanya. Tuwing dumarating ang tutor, palagi akong kasama niya. Unti-unti, nagsimula siyang magtiwala sa iba, maliban sa akin. Alam mo lahat ng tao sa pamilya ko ay mahal siya, pero walang naging kaibigan niya, walang masyadong malapit sa kanya na pwede niyang ibahagi ang lahat. Ikaw lang ang nag-iisa, ang dami niyang sinabi sa akin tungkol sa iyo. Iyong mga likes-dislikes, sa tuwing umuwi ako, kinukwento niya lang ang tungkol sa iyo at sa mga bagay na ginawa niyong dalawa. Ito lang ang dahilan, Bella, kung bakit kita pinakasalan. Hindi ko ginustong mawala ka sa kanya. Malaki na ang naging pinsala ng kawalang ingat ko sa kanya, ayoko nang magdulot pa siya ng sakit. Gusto kong makita siyang masaya kahit anong mangyari. I'm sorry kung ganito ang pagkukulong ko sa iyo pero mahalaga siya sa akin. Napangiti ako, Vrix looked at me, kinalingon ko siya sa akin. Pinunasan ko ang mga luha niya, hinawakan ko ang mga kamay niya sa akin. Hindi mo ako kinukulong, you were just being a good dad to him and Vrix, trust me, walang makakagawa ng ginawa mo para sa kanya. Wala akong reklamo, masaya ako. At hindi lang anak mo si Ryan, akin din siya. So, next time you say something like that, I'll punch you. Napangiti si Vrix. And stop blaming yourself, Vrix. Nothing was your fault. It was just an accident. Please don't blame yourself for anything. I can't, sabi niya sa basag na boses. You have to try to let go things. What's gone is never going to come back, Vrix, so just let it go. Napakaraming magagandang bagay na darating sa future, kung hindi mo bibitawan ang nakaraan ay patuloy itong magmumulto sa iyo. Mayroon kang mom, dad, Lucas, Ryan, everyone, mabuhay kasama sila, mabuhay para sa kanila. Do I not have you? Tanong niya. Ha? Iiwan mo ba ako? Umiling ako, no. Kung gayon bakit hindi mo isinama ang iyong sarili? Gusto kong mabuhay para sa iyo, gusto kong mabuhay kasama ka sa bawat sandali. At dito na po, nagtatapos ang part 26 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.